Magandang araw sa inyo dyan, mga idol. George Cano here, the car loan expert. Okay, nandito tayo ngayon sa loob ng coffee shop, no? Ayan. So, while waiting dito sa ating customer na i-release na bagong sasakyan, syempre, nais nating maging productive. Gawa muna tayo ng content na wherein makakatulong po sa ating mga customers na makailag po sa mga medyo anomaly na transaksyon, unnecessary transaction, maging aware po tayo at the same time, makasave po tayo ng pera. Okay? So ito po ay prone sa mga first-time customer, especially yung mga taga-probinsya, mga OFW, yung mga customers na may problema sa CMAP, ayan, problema sa mga loans gaya ng credit card, ayan mga ka-idol, yung mga madalas po ma-reject, sila po ang prone dito. Okay? So disclaimer lang sa mga makakapanood ng video ng ito, especially yung mga veteranong ahente. Okay? Wala po akong intensyon na tirahin kayo. Okay? Ang gusto ko lang mangyari is maging malinis lang po ang ating transaksyon for the benefit of our customers. For the benefit din po ng inyong credibility, yung value ninyo at the same time sa management side din po mga ka-idol. Alam na alam po ito ng mga veteranong ahente. Okay? Yung tinatawag na backlash down payment. So, paano ba ito nangyayari mga ka-idol? Normally, nangyayari po ito sa mga promo ng car dealership. Humahalo po ito sa promo ng dealership. Kumbaga, ang normally na gumagawa po nito is yung mga ahenteng veterano na magaling po magpaikot ng kwento sa customer, kwento sa management, at syempre, magaling magmanipula po ng computation, kung paano iniikutan po ang mga computation. Okay? So, simple lang ito mga ka-idol. Sa video ito, isisimplify ko lang para madali nyo lang po maintindihan. At kung sa tingin po ninyo na may kausap po kayong ahente ngayon, na sa tingin po ninyo medyo doubt kayo, medyo nag-aalangan po kayo sa kanila, parang hindi po ka nais-nais yung mga galawan ng inyong ahente, pwede nyo pong isangguni sa akin. Pwede nyo pong ikwento sa akin, magpatulong po kayo para naman ma-correct po natin at the same time, ma-save din po natin yung ahente sa balak niyang gawin, no? Para di rin po siya ma-terminate in the future, okay? So, ganito yung mga idol. Let's say, intubayin po kayo ng Toyota Vios. Let's say, nasa around 800,000 lang. So, magkano ba ang standard down payment ng Toyota Vios? Okay, so based on 20%, that's only 160,000. Okay, based on 20%. Kung kukunin nyo po yan sa mismong banko, that's 160,000. Plus, the shuttle mortgage, no? Ang shuttle mortgage, sometimes nag-a-around po yan ng 25,000. Depende po yan sa location po ninyo, kung saan po kayo nakatira. And then, yung insurance, kung BIOS po yan, nasa 20 to 25,000. So imagine ninyo, 160,000, i-add mo yung 25 plus 25, kung magkano na, more than 200 na mga ka-idol. Okay? So dahil may nakita po kayong promo sa dealership, let's say nag-offer ang dealership, nakapost po sa ads ng dealership nasa 100,000 lang, so yun na yung nasa utak natin, no? Yun yung tumatak sa utak natin na 100,000 lang ang down payment ng Toyota Vios na ito. Expert, dahil matagal na kayong follower ni The Car Loan Expert at naniniwala po kayo sa kakayahan ni The Car Loan Expert, meron akong palibre sa inyo, lalo na kung pabili po kayo ng bagong sasakyan. Meron kayong quality dashcam. Free install, free SD card na ito mga idol. Ayan. At kung naghahanap po kayo ng ibang variants dito, meron tayo dito, idol. Oh, ito, quality, oh, Lenovo M8 with good features. Wi-Fi na ito, mga idol. 4K resolution. Meron din tayo ditong QCY. Okay? Sa mga nais po magtanong kung ano-ano pang mga unit available, located lang po ito, idol. Puntahan nyo na dito mismo sa Paranaque. So, anong gagawin po ninyo? Punta kayo sa dealership. Tingin po kayo ng actual unit. Ikot kayo. Then, may nakausap kayong ahente. Unang tanong ng ahente is, anong unit ang kursonada ninyo? O yung hinahanap ninyo? Of course, Toyota Vios. Okay? Then, ngayon, at tanongin ng ahente, anong klaseng variant? Then, kayo na bahala kung saan po kayo mas convenient.
sa automatic ba, sa manual ba, sa top of the line ba, sa middle ba, or sa low variant. So, each variant has different promo. Okay? Depende na lang po yan sa presentation ng inyong ahente. Next is magtatanong po ang inyong ahente kung may nakausap na po ba kayo sa dealership. So, yung iba din sa inyo dyan, wala pa hong kakilala. So, sasabihin ninyo, wala pa. Okay? So, yung sagot ninyo na wala pa, yun na po yung tinatawag na open signal, no? Na si customer ay si ahente ay freely makapag-demo sa inyo ng maayos. Okay? Dahil wala pong conflict sa loob ng dealership. Okay na yun. The next is promo. Okay? Offer niya yung promo based doon sa unit na in-inquire po ninyo. Ngayon, tatanungin kayo ng inyong ahente, is this your first time na mag-auto loan? Kung sinagot mo is oo, then another points na naman po sa kanya na magkakaroon po siya ng idea sa inyo. No? Na, oy, first time car buyer to. Okay? So, wala kayong ka-idea kung ano yung iniisip ng inyong ahente. So, si ahente may game plan na sa pangalawang sagot mo. No? So, first time car buyer, and then magtatanong uli siya, kayo po ba ay meron ng inikutang dealership bukod sa ganitong brand? Pumunta na po ba kayo sa ibang brand? Pag sinabi mong wala, good points na naman sa kanya yan, idol. Di ba? Dahil ibig sabihin, pwede niya kayong itali doon sa unit na kursunada mo. Kumbaga, kaya kanya nang i-close at the same time. No? May go signal na siya kahit pa paano. So, upon reviewing the unit that you want and the promo that you want, syempre, si ahente ay thoroughly aggressive sa lahat ng pagkakataon. No? So dahil nakursunadaan mo yung 100,000 down payment, so magbibigay na kagad ngayon si ahente ng application. Okay, ikaw ngayon ay interesado, fill up ka ngayon ng application. Eh nagkataon pa na may dala ka requirements. Okay? Let's say nakapagdala ka lang talaga. Okay? Another go signal na naman, idol. Di ba? E paano kung wala kang dalang pera? Siyempre, sasabihin sa'yo ni agent na, sir, maganda sana kung meron kayong pang reservation para ma-prioritize po namin kayo. Di ba? Para mabilis po ang inyong process, approval. So ikaw, since na wala kang dalang pera, eh siyempre mangangako ka ngayon na babalik ka or transfer ka sa GCash or bank transfer. Okay? So another go signal yan mga ka-idol. Ngayon, within 3 to 5 days, meron ka ng inputs coming from your agent or may tumawag na sa iyong bangko. At siyempre, medyo sinuwerte ka, na-approve ka ngayon. Nag-message sa iyo ang bangko na congratulations Mr. Juan de la Cruz, your application has been approved, your loanable amount is ganito, blah blah blah, and payable up to ilang taon man yan. Okay, goods na goods yan mga ka-idol. Or sometimes hindi na magte-text, tatawag na lang sa inyo yung inyong ahente na magsasabi na kayo ay approved. Okay, so ngayon ang gagawin ni ahente is hanapin yung unit na para sa'yo, yung kursunada mong kulay. So, punta ka ngayon sa dealer. Dahil excited ka na ngayon, no? Pili ka na kung anong gusto mo dyan. Ngayon, magsiset na kayo ng schedule kung kailan yung release. At the same time, syempre, comply mo na lahat yung mga kulang mong requirements at ihanda mo na yung down payment mo. So, ngayon, nagset na ng araw kung kailan ang release ng iyong unit. Let's say, next week, release ng iyong unit. So, dapat dala mo na yung mga requirements mo, mga down payment mo. So, ang ini-expect mo na down payment, yung nakalagay sa promo, which is 100,000. Eh, goods na goods yun, mga ka-idol, di ba? Kung tutusin, kumbaga, dapat kalinis ng transaction. Dito na ngayon papasok yung backlash down payment, mga ka-idol. Okay, example lang to.
Actually, maraming paikot yan eh. Pero isa lang ito sa classic moves po ng backlash down payment. Okay? So, dala ka ng 100,000, magda-down ka na, biglang sabi ngayon ni agent, oops, sir, wait. Huwag ka muna mag-down. Meron akong good news sa'yo. Okay? And I'm sure magugustuhan mo ito. Magiging masaya ka rito. Siyempre, ikaw, talagang excited ka rin kung ano yun. Baka mamaya, bigyan ka ng maraming free items, dagdagan pa yung free items mo, di ba? Or baka makakuha ka pa ng another discount, no? So sabi ni agent sa'yo, bibigyan ko po kayo ng discount. Kakausapin ko po yung aking manager. Okay? Pero ito, sir, subject for approval. Okay? Palalabasin lang natin na kamag-anak ko po kayo. So, accommodation to, sir. Familiar ka ba sa word na accommodation? Familiar ka rin ba sa tinatawag na priority ka? Yan ang classic word, idol. So, yan na mga ka-idol. Wait ka lang dyan, sir. Huwag ka muna mag-down. Punta ako sa manager ko. Eh, di siyempre, akit ngayon si ahente sa office. Kinausap si boss. Boss, yung kliyente ko magda-down na ngayon, sir. Kaso meron tayong bad news. O ano yung bad news? Ang bad news, sir, is nakapag-ikot ng ibang dealer. May nakausap na ibang dealer pero di sinasabi sa akin. Or let's say nag-name drop siya ng dealer, no? 50,000 lang ang down, sir. Eh, totoo naman talaga, kaya naman dumive ng 50,000 kung talaga sasagarin, di ba? Or less than 100,000. Eh, siyempre, si manager, talagang kailangan makapag-release, makahabol sa kota. Di ba? Eh, payag ngayon si boss. Di ba? Hindi, bago pa pala pumayag si boss, kikwentuhan mo muna pala ni ahente. Sasabihin ni ahente na, eh boss, distant relative ko pala to. Wala pala akong idea na mayroon pala kaming commonality. Nalaman ko lang pala sa mga roots namin. Nakapagkwentuhan kami ng ganito, ganon. Kamag-anak ko pala to, sir. Eh nakapag-ikot na pala sa ibang dealer. Ganon ang kwento. Eh siyempre, wala na magawa ang boss. Kamag-anak daw kuno. Nakapag-ikot na daw kuno. So binigay yung pinakamababa, yung pinakasagad na down payment. Ito na ngayon, baba na ngayon si ahente kay customer. Sir, good news. Alam mo ba? Dahil malakas ka sa akin at sinabi ko kay boss na kamag-anak tayo, meron kang discount ngayon sa akin. So pag narinig mo yung discount, you owe the favor. Di ba? May utang na loob ka na ngayon kay ahente. Gusto mo bang malaman, sir, kung magkano? Magkano? Sir, instead of paying 100,000, 80,000 na lang. Or let's say 70,000 na lang. O, di ba? Eh, nagpantig ngayon ang tenga mo. Kumbaga, nagpantig na sa sobrang saya. Eh, makadiskwento ka ba naman ng 20 to 30,000? Malaki na yun, idol, di ba? Sige. Pero, sir, pero. Okay? Pero, dahil sinabi ko na magkamag-anak tayo, sa atin lang to. Dapat walang makakaalam, kahit sino. Kahit mga kasamahan ko sa trabaho or may tumawag po sa iyo coming from the dealership, basta sabihin mo, ito lang ang dinown mo. Okay? Magkano? 50,000. 50,000 sa dealer. Isubi mo yung 20 mil or 30 mil para sa manager. Bakit? Siyempre, accommodation nga eh. Siyempre, kailangan ko magbigay ng padulas sa boss ko. Which is hindi naman talaga totoo. Ang totoo, eh yung 20 mil na yon or 30 mil na yon mapupunta sa ahente mo. Eh sineparate mo. Dahil bukal sa kalooban mo, you owe the favor. Okay, sige, walang ebidensya. O, pasok yung 50 mil, sa'yo na yung, ay kanya na yung 30 mil. Kumita sa down payment, kumita sa unit commission, kumita pa sa banko.
Diba? Triple threat, mga ka-idol. Bilaki ng kita. Dahil natuwa ka pa sa iyong ahente nung nilabas ang unit mo, nagpaipit ka pa ng 5,000 or 10,000. Lalong kumita ngayon ang ahente mo. O sinong masaya? Masaya ka ba? O mas masaya siya? Okay? So yun, mga ka-idol. Yan yung mga simpleng baklas, no, sa ating down payment. At marami pang klaseng baklas, mga ka-idol. Marami pa yung paikot na yan. Actually, kung mahaba lang ang oras ko magkwento, bakit di ko ikwento? Pero syempre, alam mo naman, limited lang yung time natin, mga ka-idol. Okay? Kung sa tingin po ninyo na medyo may parang fishy sa transaksyon po ninyo, something na medyo kinakabahan ng iyong ahente, nauutal, or hindi alam kung paano explain ang figure, eh magduda ka na, idol. Hindi ko naman sinabing pagdudahan mo lahat ng ahente. Kumbaga, kung sa tingin mo medyo fishy yung galawan, medyo may pagka ano yung galawan niya, yung parang kinakabahan, no? Eh, ipakonsulta mo na. Ilapit mo na kay The Car Loan Expert. Dahil sa umpisa pa lang ng inyong transaksyon, sa mga tanungan pa lang niya, kung paano pinaikot ang transaksyon, eh madali po natin ma-identify yan. Hindi naman ibig sabihin na nilapit mo at ipapatanggal natin sa trabaho ang ahente, kundi iko-correct lang natin ang transaksyon. Para naman, eh, ma-save natin ang inyong pera, makasave po kayo ng malaki, at the same time, ma-save din po natin ang ahente na siya ay pwedeng matanggal sa trabaho kapag nalaman po ng management team. Okay? So, I hope in this video, mga ka-idol, ay makatulong po ito sa inyo. Okay? Kung kayo po ay may problema sa inyong auto loan, decline po kayo, o repossession po ng inyong sasakyan, ilapit nyo po sa akin. At doon sa mga customers na nais mag-apply ng auto loan kay The Car Loan Expert, okay, free po kayong tumawag sa akin or mag-message po sa akin. I-release po natin ngayon yung sasakyan at may bibigay po ako sa inyong free dashcam, pre-install, okay, free din yung SD card, okay, with 1-year warranty, basta within Metro Manila ang ating release. Okay, at kung naghahanap po kayo ng dashcam, ilalagay ko po dito sa video ko ito ang kanilang page, no? Yung kanilang presyo. Kayo na po bahala, sabihin po ninyo hashtag The Car Loan Expert. Dito lang po 'yan, ha. Quality dashcam store, dito lang po 'yan sa may Lopez, Paranaque, sa may along BF Homes, mga ka-idol. Okay? So thanks for watching The Car Loan Expert.